Magandang araw kaibigan, isang kwento ng pag-ibig ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig at hahaplo sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago pa lang kayo sa aking channel ay pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para palagi po kayong updated sa padating pa na-upload. Iyon ang isa sa lihim ko na hindi ko masabi kay Marinel ang tungkol sa kapatid nito na itinago ng mami nito sa kanilang pamilya. Para ko ng kapatid si George at nais kong protektahan ito. Naririnig ko ang malutong nitong mura. Parang pinalipad ko ng sasakyan ko sa paghahangad na makarating ako sa lokasyon nito ngayon. Para ko siya nakababatang kapatid at kailangan proteksyonan ko. Panay ang mura nito sa kabilang linya na patuloy pa rin nakakonekta sa line ko. Tungkol na naman sa asawa nito at half-sister ang sinasabi nito. Mukhang sila ang sinisisi ni George kung bakit ito nalagay sa sitwasyon nito ngayon. Dinig ko ang malulutong nitong mura. Pagbaba ko ng sasakyan ay lakad takbo ang ginawa ko upang pasukin ang eskinita. Gamay ko na ang pasikot-sikot. Nasa mukha ni George ang takot na naibsanang sumulpot ako. Mabilis kong sinabi dito na iwan ako at sumama na sa mga tauhan ko. Hindi ko ito basta mahayaan sa kung ano man ang sitwasyon nito. Kapag nalaman ni Marinel na kapatid niya si George, tiyak na malulungkot ito kung mapahamak ang kapatid nito. Ano na naman problema niyo? Sa bawat pagkakataon na lang ba'y guguluhin niyo si George? Seryosong ani ko sa mga ito. Tiyak kong kilala nila ako. Alam nila kung paano ako kumilos, lalo na sa lugar na ito. Wala akong sinasanto pagdating sa mga taong binibigyan ako ng sakit ng ulo. Akmang susugod na ako na magsalita ang isa. Bossing, pasensya na. Nagkamali lang kami ng hinabol. Alis na kami. It's a lie. Pero mas mabuti na lang din na umalis na mga ito kaysa bigyan pa ako ng tatrabahuhin. Nang tumakbo pa alis sa mga ito, nagpasya na lang akong puntahan muna si George. Kakausapin ko ito bago ko balikan si Marinel. Pagdating ko sa bahay ko, inabutan ko itong kausap ang kasambahay. Mukhang napagkamalan pa itong fiancé ko. Niyaya ko agad itong ihatid. Hindi ako kampante na mag-isa si Marinel sa kondo ko. Mali nga na basta ko na lang ito iniwan. Dapat, sinama ko na lang pala siya. Marinel! Marinel, Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Nagising ako sa malakas na tili ni Trisha. Para akong pagod na pagod dahil sa nangyari. Napatingin ako sa braso kong nagdugo dahil sa ginawa kong paghila-hila sa kamay ko kanina. Ilang minuto ba ako nawala ng malay? Matagal ba? That's the key. Para akong napaos. Ngumiti pa ako rito para man lang kumalma ito. Ano bang problema mo, Marinel? My gosh! Sino may gawa sa'yo nito? Si Brent ba? Isumbong na natin siya sa mga kuya mo. Ipabugbog natin siya sa mga santos. Nanginginig pang kamay ni Trisha na tinanggal ang posas ko. Pero bahagya lang akong tumawa. Tumayo ako pagkatapos ay binitpit ang posas sa banyo at nilinis iyon. Nang matiyak na malinis at tuyo na rin ay binalik ko na sa lagayan ni Brent. Saka ko pinagtuunan ng pansin ang mga sugat na nakuha ko sa posas. Inis na hinila ako ni Trisha patungo sa sala. Nasaan ang first aid kit nyo? Tanong nito sa akin. Yun oh, sabi ko sabay turo sa box na nasa ilalim ng glass table. Mabilis nitong dinampot iyon at inasikas ang mga sugat ko. Hindi naman kalakihan ang mga iyon pero dumudugo pa rin. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo, Marinel? Mangiyak-ngiyak na tanong nito. Natawa na lang ako sa kangumisi dito. Wait lang, later na ako magkukwento. Magpapalit lang ako ng damit. Ani ko rito. Pagkatapos nitong linisan iyon at lagyan ng bandage ay tumayo ako at nagtungo sa kwarto para maghanap ng long sleeve. Pagkatapos magpalit ay binalikan ko ito. Magsasalita ka na ba ngayon? Salubong ang kilay na tanong nito. Nagpanik ata kasi ako kanina. What? Wala ka namang ganun ah. Ani nito, nagulat na gulat. After ng breakup namin ng first boyfriend ko, nagsimula yun. Kailangan kong umisip ng ibang dahilan para hindi ito magtaka. What? For real? Sa totoo lang, I'm so happy na pumunta ka. Ayoko rin kasing abutan ako ni Brent sa ganoong pwesto. Thank you, Trisha. Ang dami kong gustong tanungin sa'yo pero alam kong hindi ito ang tamang oras para doon. Tiyakin mo lang na magiging okay ka.
Okay na ako. Ngayon lang ito. Hindi lang kasi ako nakain mo ng gamot. Biro ko dito. Isa pang sumagi sa isipan ko na hindi nga pala ako uminom ng pills. Bukod sa antidepressant ko, napaka-reckless ko masyado. Dito muna ako hanggang sa tumating ang kasama mo. Nasaan ba siya ngayon? Tanong nito sa akin. Umalis. Kaya ka inatake dahil umalis siya? Tell me, may babae ba siya? Kaya ka nasasaktan? Kaya may negative reaction ka sa mga pag-alis niya? Sunod-sunod ang tanong nito sa akin. Wala siyang babae. Mabilis kong tanggi dito. I doubt. Ani nito na waring hindi talaga naniniwala. Sinipat kong orasan. Pwede mo ba akong tulungan maghanda ng dinner? Oo, halika. Ani nito sa akin. Napangiti naman ako't mabilis na kami nagtungo sa kitchen. Panay ang tingin ni Trisha sa akin. Mas nilawakan ko ang ngiti ko. Para makampante ito, tiyak na labis na shock ang nararamdaman nito nang makita ko sa sitwasyon kong iyon. Ayos na ako. Huwag ka na mag-alala dyan. Kumindat pa ako sa kapinagpatuloy ang paghihiwa ng sibuyas. Dito ka na ba tumutuloy? Tanong ni Trisha. Hindi naman. Umuwi din ako sa bahay namin. Baka bukas uuwi ako sa bahay. May dadaluhan din kaming party. Party? Sa wedding anniversary party ba? Natigilan ako at napatango. Isasama ako ng jowa ko doon. It's Dina and Dylan Montenegro. Yeah, kaibigan ng family, ang family Montenegro. Every year umaattend ang mga Santos ng party nila. Ngayon na lang din ako ulit makaka-attend. Kasama rin ba ang fiancé mo? Tanong nito sa akin. Mabilis akong tumango. Yes, parte na rin ng ganoong party na mga business opportunity sa mga tulad nila Brent na makamit ng iba't ibang tao sa party. Sa tingin ko, nandyan na si Brent. Ani ni Trisha. Natigilan ako at napatingin sa daan, papasok dito sa kitchen. Pumasok nga roon si Brent na waring natigilan na may makitang ibang tao sa kitchen nito. Humakbang ito palapit sa akin at humalik sa pisngi ko. Brent, si Trisha nga pala. Hi, may kasama ka na. Alis na ako at baka hinahanap na ako ng fiancé ko. Ani nito, mabilis naman akong tumango dito. Ihatid na kita. No need. Tinapik nito ang balikat ko at saka tinanguan si Brent at umalis na nga. Hey baby, malambing na ani ni Brent saka yumakap mula sa likuran ko. Madalas ako nitong ibakhag. Iyon ang madalas nitong gawin tuwing nasa solo kaming dalawa. Maghahanda lang ako ng dinner natin. Ani ko rito na bahagyang lumayot kunwari busy sa ginagawa. I'm sorry kung bigla na lang akong umalis. Kinailangan kasi ng isang kaibigan ang tulong ko. Ayos lang. Sabi ko rito, sabay ngisi, saka muling nagpatuloy sa paghiwa ng sibuyas. Napahikbi ako. Marinel? Tarantang ani nito. Sorry, alam mo naman itong sibuyas, masakit sa mata. Biro ko rito. Kung naniniwala man ito'y bahala na ito. Pero never kong aaminin na umiiyak ako dahil sa disappointment na nararamdaman ko dito. Marinel, I'm sorry. Kailangan kong puntahan ng kaibigan ko dahil muntik na siya mapahamak. Ako rin. Ako rin muntik na mapahamak dahil na rin sa demonyo sa utak ko na bumubulong na tapusin ko na ang buhay ko. Ako rin muntik na kung hindi ko pinosas agad ang sarili ko. Tura ng aking isipan. Ano ka ba? Ayos lang ako. Kaya ako umiiyak dahil sa sibuyas. No worries. Kailangan ka ng kaibigan mo, tama lang napuntahan mo siya. Ani ko rito. Bumuntong hininga si Brent at pinigilan ako sa ginagawa ko. Hinawakan nito ang kamay ko at iginiya patungo sa lababo. Binuksan nito ang gripo at isinahod ang kamay ko roon. Magpa-deliver na lang tayo ng pagkain. Ani nito saka pinunasan ang kamay ko na malinis na tawel. Saka iginiya ko patungo sa sala ng kondo nito. Umupo kami na magkatabi pero nanatiling tikom ang bibig ko. Baka bigla kasi akong umiyak. Tapos, wala na akong mairarasong sibuyas na dahilan ng pagluha ko. Mahimbing na ang tulog ni Marinel pero hindi ako madalaw-dalaw ng antok. Nang sulyapan ko ito, ay napansin kong puting bagay sa ilalim ng sleeve ng suot nito. Nahawin na konti kaya naman nakita ko. Maingat kong hinawakan kami nito at marang hinawi pataas ng tela. Napasinghap ako sa gulat nang makita ang bandage roon.
Marinel? Usal ko sa pangalan nito. Kaninang umaga ay tiyak kong wala iyon. Kaya ba nagpunta si Trisha kanina? May nangyari ba kay Marinel habang wala ako? Ibinalik ko sa ayos ang sleeve na suot nitong damit, saka maingat na tumayo. Dinampot ko ang laptop at nagtungo ako sa kabilang silid. Mabilis na binuksan kong laptop para i-check ang CCTV, lalo na sa kwarto namin ni Marinel. Dinampot ko ang cellphone ko upang tingnan ang oras ng tawag ni George kanina. Nang makita ang exact na oras, ay hinarap ko naman ang laptop ko. Fuck! Malutong namuran lumabas sa bibig ko. Pagkalabas na pagkalabas ko ng silid, nagkaroon ng ganong reaction si Marinel. It's my fault. Hindi ko dapat ito hiniya mag-isa. Nanlulumong tinawagan ko si Sean. Yes? Hindi ka ba pupunta dito sa bar? Tanong ni Sean sa akin. No, kasama ko ang fiancé ko. Narinig kong nagtawanan ang mga kaibigan ko sa kabilang linya. I-loudspeaker mo. Ani ni Miko. Ito yung pinaka-chismoso sa lahat. Meron pa pala. Si Clyde. Dude, parang mas lasing ka pa sa amin. Anong fiancé yung sinasabi mo? Tanong ni Maxwell. Huli na kayo sa balita. Fiancé ni Brent, yung magandang kapatid ni Lance. Napasinghap ang ilan na hindi nakakaalam. Bakit hindi mo kami sinabihan na engaged ka na? Ayaw mo ba kami mag-plastic ng handa sa kasal nyo? Hindi mo ba kami i-invite? Palatak ni Mike na ikinasang-ayon naman ng iba. Bumuntong hininga ako. Sa aming lahat, pang third ako sa may pinakamaiksing pasensya sa aming magkakaibigan. Si Boss Jay, si Sean at ako. Tapos ang pinakachismoso, yung mga natira. Si Sean ang gusto kong makausap. Hindi kayo. Ani ko sa mga ito na pare-parehong nagreklamo. It's me. Dinig kong sabi ni Sean. Itanong mo kung kukuha ba siya sa atin ng best man sa kasal niya. O joke ni Clyde. Shut up! Ani ni Sean sa kabilang linya. Kahit ako, kung ikakasal man ako, hindi ko kayo iimbitahan. Sunod-sunod na reklamo ang natanggap ni Sean sa mga kaibigan namin. Aalis muna ako dito para makapag-usap tayo ng maayos. Narinig ko pa ang pagre-reklamo ng iba naming mga kaibigan nang umalis si Sean. Nang tumikim ito at mas tumalim ang background nito, ay saka ako nagsalita. Palagi akong nasa dead end ng investigation ko. Pakiramdam ko ay may nagmamanman sa bawat galaw at nahaharang ang bawat kilos ko. Ani ko rito. Need my help? Ako nang kikilos. Ani ni Sean. Really? Malaking tulong yan, dude. Kailangan ko rin bantay ang mabuti si Marinel. Sagot ko rito. Yeah, isend mo lang sa email ko ang mga details. I-check ko kagad. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi nito. Thank you. Dalhin mo na sa Alpas Town ang fiancé mo. Ipakilala mo na sa amin. Nasa tinig nito ang panunod ko. I will definitely do that. You got it so bad. Panunokso pa nito na ikinatawa ko. Am I? Ine-expect kong tatanggi ka sa sinasabi kong dalhin mo siya sa Alpas Town. Pero tingnan mo nga naman. Congratulations! Ani ni Sean. Bahagi akong tumawa rito. Thanks, dude. I know she's the one. Nakangising ani ko na sumandal pa sa upuan. Natawa si Sean sa naging sagot ko. I need to end this na. Nakasilip na mga chismoso sa pinto. Natawa na lang ako at sumang-ayon dito. Nang maibaba ang tawag, ay warning pagod na ibinaba ko ang cellphone. Saka sumandal sa upuan. Humugot ng malalim na hininga. Saka tumayo at binalikan si Marinel. Ngunit inabutan ko itong nanginginig na naman. Baby? Baby ko? Ani nito na hirap na hirap ang humihikbi. Kahit malimig ang silid, ay pawis na pawis ito. Tagaktak iyon. Mabilis akong humiga sa tabi nito at kinabi ko siya at mahigpit na niyakap. I'm here. Ani ko rito. Baby ko, wag. Shh. It's okay, I'm here. Muling bulong ko dito saka pinataka ng halik ang buhok nito. Tumahimik na ito. Naramdaman ko na lang na muli itong nakatulog. Araw ng wedding anniversary na dadaluhan ng family ko at kasama roon si Brent. Malapit na kaibigan ng mga Santos ang mga Montenegro. Inayusan ko na lang ang sarili ko para ikubli ang mga sugat sa pulsuhan ko. Ay nagsuot ako ng gown na may sleeve. Simple pero kabog. Susunduin ako ni Brent. May kinuha lang ito sa condo nito. Tapos, babalik din daw agad. 10 minutes late na nga ito.
Nandyan na si Sir Brent. Ani ni Manang, nangiti-ngiti sa akin. Tumango naman ako rito sa kadinamputang pouch na partner ng suot kong gown. Confident na naglakad palabas. Maganda ako? Doon pa lang, dapat confident na ako. Pagdating ko sa sala ay ang gwapong fiancé ko ang nakita ko. Mabilis itong napatayo at napangiti sa akin. Hi! Bati ko rito. Sinalubong ako nito at magaan ang ibinigay na halik sa aking labi. Let's go? Tanong ko rito. Ngunit ngumiti ito at bahagyang umiling. Before we go, please pakisuot nito. Baka maagaw ka pa sa akin kapag wala silang makitang marka ko sa'yo. Shock ang mukhang napatitig ako sa maliit na kahetang hawak nito. Saka yun binuksan at tumambad sa akin ang isang singsing na nagmamalaki ang bato sa pagkinang. Engagement ring? Yeah, please. Napangiti ako rito sa kamarahang tumango. Mukhang mamahalin. Para kapag naubos ko yung pera nila kuya, pwede ko itong isang la. Malutong ang naging tawa nito sa kahinawakan na kamay ko at isinuot sa daliri ko ang singsing. Perfect. Ani nito na iniangat pa ang kamay ko at inilapat nito sa labi ang singsing na suot ko. Saka hinalikan ang kamay ko. Let's go, baby. Tanong nito na mas lalong nagpakilig sa akin. Ito rin ang problema sa akin. Dahil mahal ko, mabilis akong kiligin. Marupok ako. Marupok akong tunay. Bagong sasakyan na naman ang gamit ito. Halatang mamahalin. Pagdating namin sa party ay may media na agad na nagkagulo sa pagbaba namin ni Brent sa sasakyan. Sunod-sunod ang mga tanong sa kanya. Mukhang hindi inaasahan ng mga ito ang pagdalo niya. Masyado na excited kaya naman para mga langaw na agad umaligid. Hapit-hapit ni Brent ang baywang ko. Halatang hindi nito gusto ang atensyon ng lahat. Kaya naman salubong ang kilay nito. Kahit isa sa tanong ng media ay hindi nito sinagot. Mabuti na lang dumating ang security at tinulungan kaming makapasok. Are you okay? Tanong nito sa akin. Naramdaman siguro nito ang panlalamig ng kamay ko. Sobra kasi ako na tensyon kanina. Yeah, medyo hindi kasi talaga ako sanay sa ganoon. Bumuntong hininga ito at bahagyang hinagod ang likod ko at pinataka ng halik ang noo ko. Brent, is that you? Masiyang ani ng isang matanda na waring na-excite na makita ang fiancé ko. Mr. Villanueva, nice meeting you. Nakipag kami agad si Brent dito habang tahimik lang ako sa tabi nito. Kita ko kung gaano ka-professional ang lalaki sa harap ng mga tao sa business world. Who is she? Sinulyapan ako ng matandang kausap nito. Napansin siguro ang pananahimik ko. Oh, she's my fiancé. Marinel, he is Mr. Villanueva. Mr. Villanueva, she's my fiancé Marinel. You're so beautiful, iha. Anak siya ni Mr. Santos. Wow, akalain mo nga naman. Ang dami pa nitong sinasabi kay Brent. Hindi ko naman naintindihan ang pinag-uusapan nila kaya naman pangiting-ngiti na lang ako. Akala ko magiging matiwasay ang party. Pero hindi ko inaakalang darating si George. Gulat na gulat ako nang tawagin ako nito. Pero naisip ko, mas maganda na rin makilala nito ang fiancé ko. Puro ang intensyon ni George sa akin. Kaya naman gusto ko rin maging totoo dito. Gulat na gulat pa ito nang ituro ko dito ang fiancé na tinutukoy ko. Expected ko na may masasabi ito. Pero dahil siya si George, tuwang-tuwa pa siya na malaman niya ang best friend niya ang tinutukoy ko. Hindi ko alam kung bakit natensyon na naman si Brent nang ipakilala ko siya kay George. Mas lalo pa nang sabihin kong ipakilala ko ang babae sa parents ko. Mabait naman ang parents ko, pero pansin ko na hindi gusto ni Brent ang idea na yon. Pero dahil tiyak naman ako magiging maayos ang lahat, ay iginiya ko si George kina mami na kadarating lang. May biglaan daw kasing kailangan trabahuin at hindi pwedeng palampasin. Ma'am, Dad, meet my friend George. Ngiting-ngiti na ani ko sa mga magulang nang humarap ang mga ito sa amin ni George. As usual, malawak ang ngiti ni Daddy pero hindi ko alam kung bakit ang weird ng reaksyon ni Mami. Kung anong tensyon na lumarawan sa mukha ni Brent kanina, ganoon din ang tensyon na lumarawan kay George. Hindi ko alam kung bakit kumabog din ang dibdib ko lalo't na sa mukha ni Mami ang shock habang nakatitig sa kaibigan ko. Nang ipakilala ko ito ay natural ang masayang pagbati ni Daddy habang si Mami iwari ng ngamba. Ito namang si George
ay bigla na lang nagpaalam na pupunta sa restroom kaya inalok ko ito ang samahan na ito pero tumanggi ito. Nang makaalis ito ay saktong lumapit ang isang lalaki at tinanong kung napansin ko ba si George. Tiyak akong si Oliver ito, ang asawa ng babaeng nagmamadaling umalis kanina. Bigla tuloy akong naiwang mag-isa na magpaalam na iikot muna si Mami. Naagaw ang atensyon ng lahat na makita naming tumatakbo palabas si George. She's crying. Nakita ko rin humahabol ang asawa nito rito. Napasunod na rin ako sa mga ito. Sumakay si George ng taxi pero may mabilis na humarang sa sasakyan to the point na muntik pang mabangga ang magarang sasakyan. Pamilyar na pamilyar iyon, lalo pa nang bumaba si Brent sa sasakyang iyon. Binuksan nito ang backseat at hinila pababa si George na waring papel lang na nagpatianod sa lalaki. Hindi ko alam kung anong ibinato ni Brent sa driver pero hindi iyon ang mas tumanim sa utak ko ngayon. Sakay! George, sakay! Malakas na hiyaw ni Brent kay George. Para kaming itinulos sa kinatatayuan namin ng asawa ni George. Pinanood yung mga partner namin na plano ng umalis. Hindi ko namalayan na may umalpas ng luha sa mga mata ko. Malamya rin ang naging ngiti ko nang tanawin ang sasakyan na palayo. Miss, sinulyapan ako ni Oliver. Huwag mong iisipin na may mali siya ang bigla nilang pag-alis. May nangyari lang kaya biglang umalis si George. Ganyan na rin talaga si Brent. Itinuring niya ng kapatid si George at overprotective lang talaga siya pagdating sa asawa ko. Nasa mukha nito ang sincerity. Naroon din ang takot na waring may nagawa itong pagkakamali at waring sisingsisi. Don't worry, kaibigan ko si George. I understand. Buo pang boses na nagawang sabihin iyon. Hindi naman siguro halata na naiyak ako. Medyo masakit lang sa part ko na nagawa na naman ako nitong iwan. Samantalang fiancé niya ako at pwede naman akong isama. Or sadyang sobrang halaga lang talaga ni George para makalimutan ako ng kasintahan ko at magkumahog patungo sa best friend dito. Ako na lang ang maghahatid sa iyo. Mabilis akong umiling. Baka kailangan ka rin ni George. Nope, for sure, kailangan ka niya. Sundan mo na siya. After all, asawa ka niya. Kung pwede sana, ingatan mo si Georgina. Kahit saglit pa lang kami magkakilala, ay mahal na mahal ko siya. Naging kaibigan ko na rin kasi siya. I will. Excuse me. Tumango ako na magpaalam na ito. Bumalik ang lahat sa party. Hindi agad ako bumalik sa loob. Mabuti na lang din na wala na ang mga media sa parting ito. Sobrang sikip ng dibdib ko at naiiyak pa talaga ako. Marinel, tawag ni Kuya Ray sa akin. Kuya, what happened? Tanong nito. Nakita ba nito ang pag-alis ni Brent? Halata bang umiyak ako? Nothing. Nagsalubong ang kilay nito. Kaya naman bumungis-ngis ako rito. What really happened? Umalis si Brent kasama ang best friend niya. Amin ko na lang dito. Nagsiselos ka? Tanong nito sa akin. Mabilis naman akong umiling. Hindi. Kaibigan ko din si George. Okay lang sa akin. Nakasama niya ngayon ang fiancé ko. After all, alam ko namang kaibigan lang ang tingin nila sa isa't isa. Liar. Nakasimangot na ani nito at bahagyang pinisil ang baba ko. Pero nandito kami mga pogi mong kuya. Biglang banat nito na marutong kong ikinatawa. Pero deep inside, masakit ang ginawa ni Brent. Masakit na nakuha na lang ako nitong basta iwan. Habang nagkukumahog itong habulin na best friend dito. Si Brent talaga ang problema ko. Nung bumalik kami sa party, ay back to normal ang lahat. Ngunit pakiramdam ko ay nahulog na naman ako sa balon ng disappointment. To the point na niyaya ko na mga ito na umuwi. If that's what you want, then let's go. Bahagyang tinap ni Daddy ang balikat ko. Pero nang makauwi kami, ay bigla ko nalang natagpuan ang sarili ko na ibinubuhos na lahat ng luhang mayroon ako. Hindi ako galit sa best friend ni George. Sa sitwasyon ako nagagalit. Nako-question ko ng bongga yung worth ko. Karma ko ito. Nasasaktan ako ngayon. Nagdurusa ako ngayon dahil sa kasalanan ko noon. Kumuha kayo ng tubig. Tarantang hiyaw ni Mami na mahigpit akong yakap habang iyak lang ako ng iyak. Hindi ko gusto mag-breakdown sa harap nila. Pero hirap na din yung kalooban ko. Masyadong unfair si Brent sa akin.
Kahit fixed lang na meron kami ngayon, kahit pa dahil lang sa negosyo, gusto ko namang irespeto din ako. Pero parang ipinamukhang hindi ko deserve ang respect nito sa akin. Tita, si Marinel po? Seryoso kong tanong sa mami ni Marinel na siya nalang inabutan kong gising. Pasok ka iho, ani ng ginang. Mabilis akong pumasok at ako na rin ang nagsara ng pinto. Puntahan mo na lang sa kwarto namin. Iho, malaki ang tiwala namin sa'yo. Alam kong hindi madali ang setup niyong dalawa. Pero hihilingin ko lang na sana ay kahit na anong mangyari ay siya at siya pa rin ang pipiliin mo. Alam kong alam mo ang secret ko, kaya cold ang pakikitungo mo sa akin. Pero sana hindi mo maibuntun kay Marinel yung galit mo dahil sa nagawa ko kay George. Naiipit lang ako sa gitna. Hirap na hirap sa posisyon ko ngayon. Bumuntong hininga ako. Alam ko kung gaano ka-unfair ang ginang. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong sabihin. Kahit pa gaano ito katakot na masira ang family nito, dapat isipin din ito na anak niya si George. Oo, anak niya si George at takot ang ginang na malaman iyon ng pamilya niya. Pero si George naman ang ipit na ipit sa sitwasyon na pinagligyan nito sa illegitimate child nito. Puntahan mo na si Marinel. Hindi ko alam kung bakit siya iyak ng iyak kanina. Hindi namin alam kung paano namin patitigilin. Pati mga kuya niya ay nataranta kanina. Nasa kwarto namin siya dahil ayaw lumayo sa daddy niya. Tumangutang ako rito. Sumunod ako nang tahakin nito ang daan patungo sa kwarto sa ikalawang palapag na mansyon. Maingat na binuksan ang pinto. Agad natuwambad sa amin si Marinel na mahimbing na ang tulog sa tabi ng daddy nito. Nang makita ko ni Tito ay agad itong suminya sa akin na kunin na si Marinel. Humakbang ako agad at maingat na binuhat si Marinel. Sising-sisi ako na basta na lang itong iniwan kanina. Naset aside ko na naman ito at tiyak na iyon ang reason na kanyang pag-iyak. Kinuha ko ito at dinala sa kanya silid. Ang ginang ang nagbukas ng pinto at tinapik lang ang balikat ko na maiayos namin si Marinel. Naiwan ako sa silid ng dalaga na panay ang buntong hininga. Magsha-shower muna ako bago tatabi rito. May mga gamit na ako rito sa silid ni Marinel, kaya naman walang problema. Pagkatapos kong maligo at tuyuin ang buhok ko, mabilis na akong sumampas sa kama nito. Tanging boxer short lang ang suot ko. Waring automatic na sa dalaga na agad yumakap sa akin. Masuyo kong hinalikan ang noon nito. I'm sorry baby. Hindi ko naisip ang mararamdaman mo kanina na iniwan kita. I'm sorry. Bulong ko dito. Kahit tulog ito ay gusto ko masabi kung gaano ako kasorry sa nagawa ko. Nakatulog ako na mahigpit na yakap ang babae. Nang magising ako ay si Marinel agad ang nakita ko. Titig na titig ito sa akin. Mabilis itong umiti. Nang makita ako at nakita ang nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Don't smile. Pakiusap ko dito. Alam ko namang hindi yun totoo. Ito lang kasi ang kaya kong gawin. Ngumiti para hindi maapektuhan ang mga tao sa paligid ko. Ani nito na mas lalo kong ikinagilty. Marinel, I'm sorry. Ngunit muli itong ngumiti na mas lalo akong nasasaktan para dito. Ayos lang. Ayos lang naman na hindi mo ako piliin. Kailangan ka ni George. Kailangan ka ng best friend mo. Pero kailangan mo din ako. Nangako ako na mag-i-stay ako sa tabi mo. Alam ko namang mapapagod din kayong samahan ako. Inihahanda ko niyong sarili ko na mag-isa. Saka ayos lang, Brent. Ayos lang kasi inihanda ko na naman ang sarili ko sa point na yon. Marahas ang naging buntong hininga ko. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan ihanda ang sarili mo dahil nangako ako mananatili sa tabi mo. Marinel, hindi mo kailangan isipin na mag-isa ka. Nandito ako. Nandito ang family mo para sa'yo. Seryosong ani nito. Sa totoo lang, ikaw lang naman ang kailangan ko. Pero dahil malabo maging akin ka sa lahat ng aspeto, tinatatagan ko na lang ang loob ko. Bakit ba ganito ang babaeng ito? Mahal kita. Ani to na waring inaabangan ang sasabihin ko. Marinel, gusto ko lang malaman mo na mahal kita.
hindi mo man paniwalaan, ayos lang. Mawawala rin naman siguro agad ito. No, hindi pwedeng mawala yan. Please, hintayin mo sana ako, Marinel. Ani ko rito, na ikinatawa nito. Ano ka ba? Hindi rin naman ako umaasa. Sabay kindat nito at humaplo sa akin. Napaiktad ako sa gulat. Marinel, saway ko rito. Gumagana na naman ang kapilyahan nito. Ngunit hindi nakinig si Marinel. Kailan ba ito talaga makikinig sa akin? Pasaway talaga itong babaeng ito. Pero kahit naman ngumiti at tumawa ito, ay hindi pa rin sapat upang maitago nito ang tuluyan na nararamdaman nito. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po!